araw bagong inaugurasyon. Ano nga ba ang sitwasyon sa paligid ng National Museum dyan sa Maynila? Nagbabantay doon ang ating kasamang si Jeff Caparaz. Jeff, sarado pa rin ba or sarado na ba sa ganitong kaaga yung mga kalsada dyan sa paligid ng National Museum? Yes, Tito Johnson, na mabutit nabanggit mo yan, no, yung mga saradong kalsada dahil nga yung ilan sa mga kalsada na papasok dito sa National Museum o yung mga dadaan doon sa National Museum ay sarado na yan, Tito Johnson, para nga dyan sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Particular, Tito Johnson, yung Finance Road kung galing ka sa Taft, sarado yan. At itong Maria Orosa dito sa Maykalaw kung nasaan tayo ngayon. At yung Padre Burgos doon yan sa May Rojas Boulevard, sarado po yan. Pero kanina, Tito Johnson, sa pag-iikot natin dito sa paligid ng National Museum at sa Luneta, yung ilang mga nakausap natin na security guard, pedicab driver at vendor, excited na sa inaugurasyon bukas. Excited ka, sir? Manunod. Ay, siyempre. Siyempre. Oh, manonood kayo. Yes. Kailangan namin saksihan yung sir. Magkasaysay ng araw na yun, sir, bagong pinuno natin ang bansa natin yung sir. Masaya rin po. Basta yung pinangako niya, matupad. Matupad. Yun lang po yung ano niya, ang hiling namin. Baka makabenta, makaubos ng paninda. Tito Johnson, si SG Ramirez, ang sabi niya sa atin after ng duty niya bukas ay diretso na siya sa National Museum para mapanood ng personal yung inaugurasyon. Si Nanay Lydia naman, yung vendor, ang sabi niya makikinood siya ng TV para mapakinggan ang mensahe ni President-elect BBM. Pero bukas, unfortunately, Tito Johnson, maging ngayong umaga, ay hindi na raw siya papayagang magtinda muna dito sa paligid, pero pababalikin naman daw sila pagkatapos. Ang sitwasyon dito ngayon, Tito Johnson, nakita natin yung ilang mga military trucks, yung mga police personnel na lulan din ng truck at mga truck ng bumbero, nakita na natin na isa-isa na silang pumapasok dito kasi nasa 18,000 yung inaasahang ide-deploy mula sa PNP, AFP at PFP. Maging yung mga equipment for coverage, nakita na natin kanina na pumasok din, Tito Johnson, banda dyan dun sa May Rojas Boulevard, pumasok yung dalawang truck doon. Ine-expect din kasi na nasa 1,250 yung bisita ayon yan sa DILG at yung crowd estimate mukhang aabot ng 300,000. Tito Johnson. Maraming salamat, Jeff Caparaz.